Beloved Aldab Nation fanatics, Mr. Alden Richards, kaya pala madalas na missing in action. Huli na meron pong ka-video call na baby. Abay, huling-huli po sa mga photos na makikita natin ngayon. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Dalits Official, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more True-Blooded Aldab Nation video. Bago po natin ituloy ang ating pong mga updates for today, nais ko lang po munang magpasalamat sa lahat ng mga Aldab Nations who continuously watching all our updates and videos with regards to Alden and Main Mendoza. And thank you for always keep supporting our channel and for trusting our channel too. Okay, so pag-usapan po natin yung kumakalat na mga photos nga ni Mr. Alden Richards na kung saan hanggang sa ngayon naman po is nasa lock-in taping po siya. At isa rin ito sa mga kadahilanan kung bakit laging missing in action si Tisoy dito sa lock-in. Una, syempre, iwas na iwas siya dun sa isang babae na talaga naman pilit na pumupulupot sa kanya na kahit hindi pa nga nagsisimula, hindi pa nga sinabi ng director na okay na, pwede na mag-start, pumupulupot na at tumutuka na. Kaya naman narito ang ilan sa mga ebidensya na makikita natin. Si Mr. Alden Richards po, talagang kitang-kita sa mga photos na pinapakita niya ngayon. Na kadalasan nga, meron siyang ka-online video call, ka-online call. Ayan, ito ngayon yung kanilang means of communication. At isa sa mga ikinagulat natin, may isang photos po na kumakalat sa kanya pong Twitter na kung saan si Mr. Alden Richards ay may kausap pong baby. At ngayon, tinatanong natin sino ba ang baby na nasa photo na ito na sobrang cute. At makikita natin yan maya-maya lang. Dito, marami tayo makikita sa expression ni Mr. Alden Richards while he was talking to that baby. Look at this photo. Yan. So ito pong photos na to is na isa po yan na video call ni Alden Richards at ni Miss Asistio. Ayan, nakalagay po kasi diyan sa kanya pong dito sa kanyang caption na nakikipag-usap nga si Mr. Alden Richards dun sa ka-video call niya na baby na sobrang puti, na medyo singkitang mata. At nakalagay kasi dito sa caption niya is Tita Ina Asistio and Tito Alden. So which means hindi po ito anak ni Miss Ina kasi tito at tita si Ina Asistio po yung kasama niya. So ano po yung napansin natin sa picture na ito? Nakikita natin kung paanong si Alden Richards, napakaganda niya ng expression niya pagdating po sa mga babies. Parang kala mo talagang hustler na siya pagdating sa mga expression at pakikipag-usap sa baby. Siyempre, kahit ano pong kausap niya dyan, wala naman pong expression yung bata dahil di pa siya naiintindihan. Pero kapag ma-observe mo si Alden Richards, is talagang sobra yung kanyang pagka-gusto at parang meron siyang namimiss na baby niya. At makikita rin natin sa photos talaga na etong si Mr. Alden nakisali talaga siya dito sa video call na to dahil nga alam niyo na, 'di ba? Mahirap po kasi na parang ang kalagayan kasi ngayon ni Alden Richards sa kanyang pamilya para siyang nasa abroad na tanging ang communication or means of communication lang nila is through video call and online. At salamat tayo kasi very upgraded na kung paano natin sila maaabot kahit na hindi natin sila kasama physically. And makikita natin na sobrang happy nga si Mr. Alden Richards. Nakalagay po dyan na happy first call with Mr. Alden Richards and Tito Alden Richards and Tita Ina Asistio. So which means ito po ay pamangkin ni Ina. Wala naman pong kinalaman si Alden kay Ina Asistio. Pero yun po yung ating napansin na very happy yung emotion po ni Mr. Alden Richards while he was talking with that beautiful baby. So siguro po ganyan din siya makipag-usap sa kanyang baby. And that's it for today. Ito naman po ang inyong mga POV sa atin pong latest update. Narito pong ilan sa mga komento ng atin pong mga manonood. Sabi po ni Nay Ritzy, Ratsada ang Mengay, dabing ganap. Yung ibang stars nakikiramdam na lang, naghihintay
hintay mag-aabutan ng project pag nabigyan flop naman. Ha, is aldab lang ang malakas. Ayan, ito naman ang observation ni Nairitzi. Totoo naman po yan. Si Mr. Alden and Maine Mendoza, sobrang ratsada po talaga sila sa pagtatrabaho. Halos hindi na sila nagpapahinga. And of course, we still have another from Rosita Lahara. Miss Darets, the truth will come true sooner or later. Ever since all pictures with Ata is really edited, they are doing this because they paid to destroy the relationship of Main and Alden. But we must know that God is always for the good only. So just trust Aldab. They are married and they can just destroy it. Thanks for your consistent update. Be blessed you more. Thank you, Ma'am Rosita Lahara, for always watching all our updates and for loving Alden and Maine Mendoza. And I hope and pray kung ano man po yung mga gusto natin mangyari or pinaplano na makita kay Alden and Maine Mendoza is makita na natin, kasi sa mga ginagawa po kasi ng mga bashers, sa patuloy na pagpapakita nila ng mga edited photos na wala namang kinalaman si Maine Mendoza, is parang nasisira kasi yung credibility. At minsan marami na rin mga aldab ang kumakawala at parang nawawala na ng pag-asa. Mr. Mark Renzo Moscoso, lagi silang nabubuking. Kahit anong gawin ng mga bibis natin, wale, booking pa rin natin silang dalawa. Kahit anong gawin ng mga alagad ni COVID King, di nyo na mapapabagsak si Maine. Desperado na si Atay. Kahit anong gawin mo, Atay, wala nang maniniwala sa'yo. Ayan naman. Ito naman ang sabi ni Mr. Mark Renzo Moscoso, na isa rin sa mga updater po natin sa ating pong kay Mr. Alden and Maine. So kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe nyo na po yung kanyang channel. And of course, Miss Elizabeth Bautista, Miss Darets, vaccine na sila, ba? Diba? So pwedeng lumabas basta may face mask. Anong silbi ng vaccine kung hindi ka lalaya? Protection yan. At masama yung laplapan kasi hindi kayo ang magkasama sa bahay. Tapos, kahit wala sa script, isingit yun. Ano yun, manyak? Yung director, UP ka pa naman siguro sa out ka. At just like here in Italy, after second dose mo, may certificate ka na katunayan na bigyan ka na, na kahit saan ka pumunta o out pa yan ng country, dala mo yan. O baka may bayad na naman ng high Philippines. Tapos ang mga candidate puro sindikato. Dito may third dose na at November anti-flu. Hay nako, salamat naman Ma'am Elizabeth. Diyan talagang fully vaccinated na po kayong lahat. Pero dito po is alam niyo naman po ang bansang Pilipinas, meron pong kabagalan, 'di ba? And tama po kayo na since you are vaccinated na, pero dito kasi sa Pilipinas, hindi pa rin tayo binibigyan ng kalayaan ng government. Not unless na talagang ideklara nila na pwede ka nang mag-out of the country or pumunta kahit saan-saan. Pero ngayon kasi wala pa. And that's it for today. For more videos at nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Thank you for watching. God bless everyone.